Well guys, I think it's time for another food trip. Last time, kung maaalala nyo, nag-street food adventure kami sa Manila. Parang budol fight pala to, no? Now, since medyo nagugutom kami and gusto ulit namin mag-explore ng iba't ibang mga pagkain, we've thought about why not do it in another city. Which this time, pupunta naman tayo sa Marikina City! So nakahanap kami ng mga food to try sa Marikina City and talagang nag-crave kami nung nakita namin siya sa TikTok and talagang pinipilaan yung mga food stalls. So we've thought about why not make it into a vlog and itry natin. Baka talagang masarap or baka sakto lang. Today, mag-a-adventure tayo. If talagang masarap ba yung mga sinasabi nila sa TikTok or sakto lang. Sakto lang. So yes, wala tayong gagawin ngayon. Hindi kumain. Let's go. Alright guys, so ngayon nandito na tayo sa ating unang street food na itatry natin dahil nakita natin sa TikTok na talagang pinagkakaguluhan dito sa Marikina, which is ang Aton's Fried Chicken. Sobrang excited kami dito sa street food hopping na gagawin natin kasi gutom na kami. Hindi pa kami kumakain, kaya perfect. Makakain na kami. Tapos isa pa to sa mga talagang pinagkakaguluhan, pinagpipilahan ng mga tao dito sa Marikina. And we're gonna see if it's really worth it. Yes. So yung menu nila, meron silang buo, half pizza, kita, leeg, tas fat skin. So ano ba special dito sa fried chicken nyo dito? Yung isang buo ko. Isang buo? So guys, tignan nyo kung paano nalalutuin. Anong ginagawa mo ngayon? Lalagyan mo harina, tas tapon lang. Oo. Oh. Mga gano'ng karami yung laman yan sa loob? Dito, 10 po dito, 13. Kung buong manok. Nakakailang chicken kayo sa isang araw? Nasa 100 plus na rin. Oras na para kumain na i-try itong Aton's Fried Chicken. Let's try this. Okay. Ha? Alam ko, gutom na ako, pero sarap talaga. Solid. Mamaya na ako mag-comment. Kain muna tayo. So, kakatapos lang namin kumain dito sa Aton's Fried Chicken. Masasabi ko, it's a must try. For some reason, kakaiba siyang chicken. It's not just like normal chicken. It's very juicy and everything. Very solid. If gusto mo nang medyo kakaiba sa usual na chicken, 8.5. 10, kasi masarap. Yun pa guys, sobrang mura. Isang buo, 260 pesos. Gaya, ano rating niya? 10, kasi masarap siya. 9, kasi medyo natabangan ako dun sa fat skin. Alright guys, so ngayon tapos na tayo dito. On to the next one. Alright guys, so ngayon nandito na tayo sa ating second destination, which kung saan magta-try tayo ng special food nila. So, nandito tayo sa Lola Helen Pansiteria. Ang specialty nila dito is pansit. Nag-trending rin to sa TikTok and sa YouTube. Kaya, na-try natin. Tanong natin ko ano yung best, ano nila dito? Bihon kanichon. Bihon, tsaka? Shanghai. Partner sila lang. Sa halo, bihon canton kanichon. Ah, may lechon. Ah, kaya pala special kasi may lechon. So, anong tingin mo na dapat try namin? Yung masarap na masarap. Bihon, na best seller. Pwede ka natin ko paano lutuin. Bakit po ganyan yung pala? Kawali na rin yan, pang-pansit talaga. Alright guys, so ngayon nandito na yung bihon con lechon. Try natin. Partner daw sila palagi itong ano, Shanghai. Tinry mo na, bilis mo. Titikman. Kakaiba nga. Ewan ko, may kakaiba eh. Hindi siya parang dry. Kakatapos lang namin kumain and itry yung pansit. Ako, I'm gonna say, it's okay. Ikaw? I'm gonna say, I'm busog na. It's a must try as well. Medyo kakaiba yung taste niya, yung lasa ng pansit. Kahit walang calamansi, Kelly. May lasa siya. I rate it a good 8.5. Ako, ang rated at 8. 9, kasi masarap siya. 9, kasi masarap. Ako, 9 din. Kasi lagi kami yung order dito ng family namin. Okay, so ngayon, let's go to the next. Alright guys, so ngayon, dito naman tayo sa ating next stop. And sa next stop natin, hindi to normal na street food kasi nakita namin siya sa internet and sabi nila kakaiba daw and pinipilahan. Tara. Dito tayo sa Adore's Bake Shop. Toasted siopaw and donuts ang kanilang specialty. Ngayon, itry natin siya. Ano ba yung mga bestseller niya dito? Bestseller po namin sa donuts po, yung classic cheese donuts po namin. Kailan ba yung nagbebenta ng classic cheese donut? Yes po, kami po sa Marikina po. Original recipe ngayon, di ba? Masarap ka? Yes po! So, nandito tayo ngayon sa bake shop nila. So, ganito pala nila ginagawa yung mga donut and siopaw. So, ito yan, tapos magiging ganyan. So, guys, kita niyo kung gano'ng alam yan. Magiging ganito yan. Malaki. Alam niyo naman na siguro yun.
Alright guys, so ngayon nandito na ang in-order nating mga donuts, fried donuts. Try na natin sila. So ito yung milky donut, ito yung cheese. So guys, una namin to try is yung siopaw, toasted siopaw nila. So yung kanya na ube cheese sa akin, pasado. Taka medyo kakaiba yung dating niya. Toasted siya, hindi siya yung normal na siopaw na steam. Try natin na yung donut nila. So ngayon, titikman na natin ang kanilang milky donut. Ito yes. Na ako, chocolate. Ako, try yun. Wala, hindi naman chocolate. Mmm! Pepper, Bernie, anong gusto mong try? Siopaw or donut? Donut. Mmm! Ang commercial si Kuya Bernie. Ang sarap yung donut. Ang sarap yung donut. Try ko, guys. Dapat yung mapowder yung parang walang cheese. Ah, ayun. Cheese Swiss. Hindi. Eden. Alright guys, so ngayon it's time to rate. So i-rate ko tong Adore's Bake Shop, yung mga donut nila and shop ako ng 8 out of 10. Yung classic cheese, 8. Yung milky donuts, 8. Yung toasted shopaw, 8. I'll rate it. Yung shopaw, I give it a good 8. Milky donuts, I give it an 8 as well. And then the cheese donuts, 8. For the classic cheese donut, 10. Ako overall, 9. Kasi masarap siya. Tapos yung iba kasing powder sa donut, walang ambag. Pero dito, mas nagpapasarap yung powder nila sa donut. Another thing to consider is yung price. Yung price ng per box of 10 is just 90 pesos. So, sulit siya. So guys, ngayon, let's go on to the next one. Okay, so ngayon, nandito na tayo sa ating last destination, which sobrang, hindi naman sobra, pero maraming mga stalls of like street food. And nakita rin namin to sa TikTok. Yes, ito yung isa sa pinakasikat talaga dito sa Marikina. Basta yung sisig, the famous sisig dito sa Marikina. Nanonood nga si Kuya kanina ng TikTok yung may sisig, grabe, napakrave siya. So nagcrave ako, kaya actually ginawa ko tong idea na to kasi nagcrave ako doon. Sabi ko, street food na lang tayo ngayon. Bago natin itry yung sisig, yung special sisig, magtry muna tayo ng iba, and with tasting the sisig. Alright guys, so ngayon, tatry natin yung special fried isaw. Sarap kaya yung fried siomay. Ay, sarap. Fried isaw pala. Here we go. Let's try. Tikman natin ang fried isaw. Ah! Ang init! Parang isaw rin talaga siya. Kasi isaw naman talaga. Pero hindi siya inihaw. Try natin yung siomay since yun yung mga options dito. Ano yung masarap niyong siomay dyan? Japanese. Isang Japanese, isang port. So lang namin daanan natin. Siomay ni Angel. Cheers. Before Angel. Mmm. Sarap yung Japanese. Wala nang sisig. Oh my God. The bottom line of this video. Dinayo namin dito. Naubusan pala tayo. Ito yung hinihintay namin sa lahat-lahat. Nakita natin sa TikTok na gusto natin itry. Kaso naubusan na daw sila. Ganun ka, Ben. Ewan ko kung magagawa nila ng paraan. Okay guys, so nagawa nila ng paraan and meron na ulit stock. Bibili na tayo ng sisig nila. So tingnan natin kung paano nila ginagawa. Hello po! Hello po! Kayo po si Ali. Hindi po. Owner lang po. Saan niyo po nakita? Ito. Nakita kami. Oh, nag-crave ako na nakita ko yung pagluto eh. Wala na siyang pakialam sa vlog kundi yung sisig. Masarapin lang kasi last customer na eh. Okay ngayon guys, tikman natin. Tingnan natin kung masarap nga ba talaga to. Up. Ayos, saka lang. Titikman ko pa ulit. Tamang-tama lang yung luto niya. Sarap, sarap. Lalo na pag may Mountain Dew. Sarap, Ali. Salamat, ah. Thank you po. Thank you, Ben. Thank you po sa pagdayo. Ali, sisig lang pala kasi. Damn, I thought you were full. Okay, nihintay ko to eh. Okay na ako. Grabe guys, nabusog ako. Thank you po ulit. Thank you po. Good luck. Dito na nagtatapos ang ating street food adventure sa Marikina. Yung last natin na mga kinainan, isa silang hilera ng mga stall ng street foods. And yung pinaka-inabangan natin dyan yung sisig kasi yun yung nakita natin sa TikTok. Yan na, your rating. Fried isaw. I rate that a good 8. Fried isaw for me, 7. I'd say it's a must try if you want different naman. Yung ako, may twist. Ako, I'd prefer the ihaw-ihaw isaw. So my, it's just a normal thing so I don't think we need to.
Yeah. Yung sisig na pinakahintay namin. But, go, Kuya Iri. Ako muna mag-rate. I rate the sisig a good 9.5. Ako, I'm gonna rate the sisig 9. Masarap siya. Kung paano siya niluto, kung paano mo siya makita, ganun yung... Parang kung ano sa isip mo, yun yung lasa niya. Yeah. So, yun guys. It was fun. This was a fun experience. Nakataste kami ng mga bagong street food na hindi pa namin na-try. And masasarap sila lahat. Shoutout sa lahat ng mga tinry namin na food. Sa mga nagsistart sa name and then yung product nila. So, napansin namin na ganun yung style nila na si ganyan tapos ito yung store niya. Pero bagay, tanong natin kung sino si Aton. Sino po si Aton? Si Kuya na sa bahay. Ayun, may-ari nito? Apo. Sa bahay daw si Kuya Aton. Shoutout kay Kuya Aton. Sino daw po si Lola Helen? Yung nanay ng may-ari kasi wala na siya. Oh, so sa kanya pinangalan. Sino si Kiray? Ah, ayan pala. Si Kiray! Hi po. Sino po si Ali? Ah, so with this vlog, we also wanted to like support yung mga startup business like local like stalls like that. Yung mga nagsisimula pa lang kasi usually naman lahat naman nagsisimula with something. Hindi ka agad, you know, yung parang bongga na agad. So it's a process. Mag-start ka sa ganyan. Hindi nyo ma-imagine siguro yung mga tinikman namin kanina, yung mga pinuntahan namin. One day, magiging parang sobrang laking franchise na sila. So shoutout sa kanila. And yeah, if you guys wanna try out the foods that we tried today, you guys know where to go. Let's get it! Magic. Sabay.